Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, ito na po a perfect time. This is the perfect time that you need to subscribe to our channel because you will be a part of our growing family. We are now officially 7,331 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Sana po maka 10,000 subscribers tayo within this month. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no, kay ano po dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara Duterte, no, si ano po si si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naging mayor, naging vice mayor, naging congressman ng Davao City ay nagpahayag recently na ang uunahin, no, sasabihin niya sa kanyang anak na pag ito ay naging pangulo ng Pilipinas, ang unahin niya ay land reform. Dahil nga po naman, no, so sa land reform, okay, kayari ito mga to, no, yung mga taga Davao, okay, yung mga sila sino nga bang mga nandiyan ng mga land reform, no, so syempre maapektuhan diyan yung mga kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte din, no, ano yun. Kung po na po, for example, no, baka may ilad reform kay Pastor Apolo Kibuloy, dyan sa Tarlac, dyan sa ano, etc. Marami pong maapektuhan dyan. No? So, ang gustong mangyari po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay i-prioritize ni Vice President Sara Duterte kung sakali ito ay maging Pangulo sa 2028. Okay, ang land reform. Kaya syempre, definitely, hindi mawawala yan yung insurgency at yung mga criminalities, yung mga ganyan, no? Sa mga cybercrime siguro. Eh, I don't know, hindi nagpapahayag recently with regards to cybercrime si Vice President Sara Duterte. Okay, so ito naisip lang po natin na parang gustong maging Pangulo, no? Ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Sara Duterte. No, pero in the past, 'di ba? Anyhow, sabi niya, ay, ano, wag na lang, no. Ang sakit sa ulo, no. Tama na daw yung 6 years na naging pangulo siya. Pero hindi po ako naniniwala doon. Siyempre, ang gusto ng isang ama, no, ay talagang marating ng isang anak ang talagang tutog ng kanyang kanyang tagumpay. So, kumbaga, 'di ba? Ayun, ayun, so sa tingin ko, gustong maging pangulo talaga ni ano ni Vice President, gusto maging pangulo ni Vice President Sara Duterte at hindi lang siya kundi ang kanyang ama indeed na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Parang it's a political strategy. So, in the next few weeks or few months, you expect, no, talagang maglalaban itong dalawang panig na ito, Duterte at Marcos. Ano? Kasi nung last election, no, parang ayaw kasi tumakbo ni ano, ano, gusto tumakbo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit hindi siya nagtagumpay doon at piniling tumakbo na vice presidente ni Sara Duterte, ni Bongbong Marcos, no, kaya nga meron siyang video na manggagamit, no, kasi talagang totoo naman po, talagang niligawan niyan ng todo-todo ng mga Marcos, no, kasama na diyan si Amy Marcos at kasama na diyan si Bongbong Marcos, no, talagang niligawan nila yan, pumunta sa Davao. Kaya nga, baka hindi rin natin masisisi na talagang sinasabi ngayon ni Vice President Sara Duterte na ginamit lang, no, ginamit lang sila ni Bongbong Marcos. Kasi ngayon, no, parang hindi naman siya masyadong sinusuportahan. Pero alam nyo, yung suporta na yon ay until now, nagiging caretaker pa rin siya, until now, nagiging ano pa rin po siya, no? Deputy Secretary pa rin siya until now. Kahit na masasabi natin na ano na talaga, no? Marami na siyang parang kumbaga sobra na, she crossed the light, sabi nga ni First Lady Alisa Araneta Marcos. Kayo po ba, bayan, kung kayo ay tatanungin, no, gusto niyo po bang maging pangulo si VP Sara? Syempre po, no, katulad po nung 2022 ay 2010 at 20
2020 to 2022, talagang nangunguna naman po yan sa survey, no? It's either for presidency or vice presidency. Malakas po eh. O sayang nga lang, hindi po yan green up nila. Hindi niya po green up yan as an opportunity si Bongbong Marcos, no? At saka si Sara Duterte, hindi po green up yung opportunity na yan for that one, no? Sayang. Sana naging pangulo na siya ng Pilipinas ngayon. Pero anyhow, tapos na po 'yon ang mata po nila ang punteriya po talaga ng mga Duterte siblings and of course the patriarch na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte or sorry dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ang Malacanang na sa 2028, no? Bata pa naman eh, bata pa naman si Sara Duterte, so yung experience na to talagang mag-aano sa kanya. Problema ngayon, talagang yung todo-todo sira sa kanya. Now, ay siguro ang isa lang na ma-realize ng mga tao dito na hindi pwede pala, no? Pwede palang siraan, no? Pwede palang bumaba ang surveys. Kasi, tingnan nyo ah, for the past two surveys, no? Si Raffy Tulfo ang nangunguna, no? Nangunguna bilang presidenta ng Pilipinas sa 2028, no? Eh, akala po hindi natin, no? Akala natin hindi gano'n, no? As early as now, no? Kaya palang tibagin, no? Ang mga numero ni Sara Duterte. Hindi po natin inaakala na ganoon eh, no? Ngayon na pag nagpahayag na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga naman nangunguna sa ibang service bilang senador ng Pilipinas at pangalawa, etc. Now, ito referendum ito ng Bongbong government, no? Kung ito manalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang senador ng Pilipinas at kanyang mga alipores, Bongo, De La Rosa, sino pa ba? Tolentino. Kung si Tolentino, I do not know, no? Kas si Tolentino gumagano eh, no? Namamangga sa dalawang ilog, kumbaga, no? Yan, yung mga ganyang bagay, Willy Revillame, yung mga kasama niya, Panelo, Harry Roque, Vic Rodriguez, yung mga yan, no? So, syempre, nagpapahihwating na yung mga yan, no? Alvarez, nagpapahihwating na yung mga, lumalabas na yung mga yan para pabanguhin ang kanilang mga pangalan na sila ay pro-Philippines. So, doon na to, baka sabihin, maging pro-China sila, etc. No? Ito, pag nanalo yung mga yan, ibig sabihin, malakas na malakas si Vice President Sara Duterte, plus nandiyan pa si Robin Padilla, di ba? Jaime Marcos yan, plus pa si Ivy Marcos. Pag nanalo itong mga to, believe me, mahihirapan ang mga Marcos. At si Vice President Sara Duterte, mag-o-organize na yan ng bawat ano, no? Mag-o-organize na yan sa bawat region ng kanilang mga na mga kanilang teams, no? Para naman ready ni sila pagdating na 2020. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe naman po kayo para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.